police or by authorities na rape with homicide daw yung nangyari. What do you make of that allegation, sir? It's absurd. Kasi first of all, paano magiging rape with homicide? Itong incident na to, I know my family and relatives already have an idea that I'm a soft person. Pero due to this incident, sobrang napilitan ako na come out ko na yung sarili ko na bakla na talaga ako sa buong family ko. Kasi yun naman yung totoo eh. Wala na akong magagawa. Pinurse nila. So, yeah, imposibleng may rape kasi una-una sa lahat gay po kami. Then wala po talagang straight na lalaki dun sa party na yon. In both rooms to. Yes, and sabi po na ang lalaki daw pag na-impluwensyahan ng alcohol, nagiging pag bakla na impluwensyahan ng alcohol, magiging lalaki. Sabi hindi po ako po pag una lalaki po ako, yun nga po kunwari paminta. Pag nalasing na po ako, naging pa-sweet na, naging kimchi, mga ganyan na yung ano ko. And also, tanong ko lang, sa nagsabi ng ang alcohol pag ininom ng bakla or na-impluwensyahan ng alcohol ang isang lalaki, ang bakla na-impluwensyahan ng alcohol naging lalaki. Kayo po, lasingin ko po kayo. Tapos akitin ko kayo, papatol kayo sa akin. Oh, yun yung gusto kong malaman. Oh, magigi ka bang ikaw lalaki ka kuya? Lalasing kita, tapos akitin kita. Rerapin mo ba ako? 'Di ba that's absurd eh. Yun lang po sa side ko. It's ano lang common logic lang po. Okay. Common knowledge. Hindi pa rin sasalita si Rom ngayon, hindi mo about what happened to Ako sa sinasabi ko talaga po na walang rape o walang pagpatay na nangyari kasi ayun din po sa resulta ng autopsya, aneurysm po ang kinamatay ni Christine, which is natural death. At in rape na sinasabi po nila, hindi po namin magagawa yun sa best friend namin dahil una sa lahat, meron kaming nanay, kapatid na babae po, which is mahal na mahal namin at nire-respeto namin. Ganyan din po yung nararamdaman namin kay Tin. Nire-respeto po namin si Tin at hindi po namin kayang galawin o kahit anuman kasi isa sa amin, tanungin mo, hindi kami nalilibugan sa kanya. Okay. Pwede nyo konsultahin yung abogado nyo, ano ko? Dito sa tanong ko, ano? Sa inyong kwarto, sinasabi nyo malinis. Walang krimen. Pero nung tumatawid siya roon, ano ho masasabi nyo? Hindi ho kaya doon siya nilaglagan o doon ho nagmula? Pwede nyo konsulta sa abogado nyo kasi sinasabi nyo pati yung kabilang kwarto sinasaklaw nyo na imposibleng may mangyari rin masama kay Tin doon sa kabila na hindi nyo naman ho kilala yung mga tao roon. Pwede nyo konsulta nyo abogado? Hindi ko alam. You don't have personal knowledge. Attorney, ako. Wala pa akong alam. So ibig sabihin, ang nagsasalita ko yun, doon lamang sa kwarto. Yes. Kasi kanina ang binabanggit nyo, imposible rin doon sa kabilang kwarto. Okay, malinaw po. Malinaw po yun, ano? Yes. Hindi nyo saklaw. Yes. Yung nangyayari. Hindi nyo alam yung nangyayari doon sa kabilang kwarto. It is up to the police to investigate those who are in the other room. Okay, ato rin, sir. Tama. Okay. Dito yung oras po, binitbitsitin? Sa oras po na yun, parang 6:23 okay. AM po na binuhat ko si Tin. Ang nangyari po doon is si Tin nawala po siya sa paningin ko from room 2209. Then sinundo ko po siya sa room 2207 kasi alam ko nandun lang siya. So nung pumasok po ako sa room 2207, tinanong ko, "Where's Tin?" Ganun po yung pagkakatanong ko. Then all of a sudden, hindi nagsasalita yung kabilang room kasi siguro ayaw nila malaman ko kung nasan si Tin. Pero nung nakita kong gumalaw yung curtain, okay. Nandun sa likod ng curtain si Tin, tinataguan niya ako. So, after ng pangyayari na yon, kinuha ko si Tin palabas ng kwarto, then all of a sudden si Tin, bigla siyang humiga. So, ang nangyari po dun sa bigla siyang humiga, sinalo ko po siya, just to be sure na hindi siya mapapano or hindi siya masasaktan. Kasi kung hindi ko siya nasalo doon, mababagok po siya. Okay. So from there, binuhat ko siya hanggang sa labas ng kwarto namin. And kung makikita niyo po yung video, yung original clip without cut,
Si Tin pa po yung nagpindot ng doorbell at tumayo pa si Tin in front of the door. So meaning nasa tamang wisho pa nun si Tin. Nasa 4 a.m. po yung pangyayari na yun. Kung sino po, JP, tama, no? Walang tropa nyo doon sa kwarto na yun. Nag-iisa lang si Tin. Wala pa, nag-iisa lang si Tin nun. Okay. Yung oras po ulit, is roughly 4 a.m. Sorry po sa 6:23, sorry. Any question, guys? Ito, kwentuhan na lang, wala na ka noon. Anong oras yung nagsimula yung party? Kwentuhan lang po, wala ka naman. Ang pinakaitang guys, para kasi ito sa kami. Thank you, thank you. Oo, kung ano na kayo, para yung party? Para kapasig. Lakan po. Okay na. Kasi wala naman. Wala naman, guys. Wala naman exact time. Okay na, mag-roll pa siya. Ano na, kwentuhan na lang. Si Bidra lang. Kwentuhan na lang po. Sorry,